Finally, si Gab Banal ay meron ng bagong team na malilipatan. Wala mo ng MPBL dahil gusto ni Gab ng security ng kanyang career. At alam niyo ba na hindi nagkamali si Gab sa paghihintay? TNT kasi talagang kumuha sa kanya matapos i-reject ang kontrata ng Alaska. Pero alam niyo ba mga kuis kung ano ang totoong dahilan ng pag-alis niya? Pero bago tayo magpatuloy, kung nyo ay susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Ayon nga pala sa management ng Hinebra, sa ngayon wala na muna silang babaguhin kaya yung planong pagkuha kay Gab ay hindi nila ginawa. Kaya naman, kinaway agad ng TNT si Gab. Base sa mga reports ng Spin, si Gab ay kumagat agad dahil binigyan umano siya ng longer contract extension. Sa pagkadinig ko mga 2 years ata yun. Yun kasi ang gusto niya talaga. Hindi mo rin naman masisisi, lahat ng players sa PBA gusto ng siguridad. Si Gab ay isang practical na tao. Ayaw niya na magiging kawawang career niya sa dulo. Ayon pa sa interview ni Sir Homer Sison kay Gab, last week umamin ang promising guard na ito tungkol sa totoong sistema ng Alaska. Sabi niya, parang hindi raw nararamdaman na na-appreciate ng Alaska ang effort niya. Parang hindi tinitingnan ng Alaska ang stats niya. Tsaka yung ibang player, pag magandang performance, may pay raise. Si Gab ang hinihingi niya kahit mahaba-habang extension lang sana. Pero ang binigay, one conference lang, grabe naman. Pero kung sa bagay, mas mabuti na yun kesa walang trabaho. Si Gab ay may pending 2-year offer sa MPBL sana na magsisimula ngayong December 11. Pero priority niya ang PBA. Lumalabas na pinagplanuhan na pala ito ni Gab kasi alam niya na ang TNT sumusundot. Kilala ang Alaska na medyo maalat sa pagbibigay ng kontrata. Yung nangyari kay Manuel ang halimbawa dito. Kaya si Gab umayaw na kahit wala pang formal na offer sa table. Pero kay Gab, ang isang longer extension ang paraan ng appreciation sa performance niya. Kahit dismayado si Gab, pero sabi niya, okay rin naman siya sa Alaska kasi ang team na yan ang naging daan para makabalik siya sa PBA. Kumbaga, parang stepping stone niya ang Alaska. Si Gab Banal ay fit din naman sa TNT. Siya kasi isang two-way player gaya ni Kib Montalbo at Ryan Reyes. Magandang karilibo din ito ni JC dahil si Gab ay isang combo guard. Next, dagdag firepower na naman ito sa kanila. Mas magiging balanse na ngayon ang roster. Kahit 8 PPG lang si Gab, pero hindi naman niya kailang pumuwersa talaga sa opensa. Ang TNT, intact na sa opensa. Dahil sila ay nasa fast pace ngayon, mas magiging mabilis pa ang penetration sa loob. Maganda ang magiging chemistry ng TNT pag dinagdag siya sa second unit. Nice move ito para sa TNT. Hindi na dinetalya ng TNT manager Gabby Cui kung hanggang kailan talaga si Gab. Pero isa lang masasabi natin dito. Sa career niya na naudlot sa Global Port, hindi mo akalain na makakabalik si Gab. Isa rin ito sa mga player na sinayang ng SMB kasi pinili niya ng SMB sa draft. Akala ni Gab na sa MPBL na matatapos ang kanyang career pero nakabalik pa sa PBA at ngayon nasa TNT pa. Ang swerte-swerte naman ni Gab. Tapos may pending contract pa siya sa MPBL. Nice one para dito kay Gab Banal. Okay mga kuis, next news naman tayo. Nakausap ng Inquirer si Arwin Santos at sobrang ganda ng plano niya sa Northport. Dahil ang NP ay maraming young talents plus may veterano pa, magiging maganda ang combination nilang lahat. Napansin ko rin na ang NP sagana ngayon sa height. Meron silang legit big man plus meron pa silang legit guard plus meron pa silang legit na PF. Sabihin na lang natin na may edad na si Arwin pero iba ang naitutulong ng isang veteranong beer man. Tapos si Greg mula din sa isang caliber team. First time kong makita ang kombinasyon nilang dalawa. Imagine ang rebounding skills ni Greg at Arwin sa floor plus defensive stats nilang dalawa. Pangako ni Arwin, ibibigay niya ang kanyang leadership gaya ng binibigay niya sa San Miguel. Hindi porket na-trade siya, mag-iiba na siya. Sa katunayan, mas motivated pa nga siya na ibigay ang lahat kasi may patutunayan siya sa SMB. Mas paiigtingin pa raw niya ang kanyang offense at defense. Pahihirapan ni Greg at Arwin ang mga imports ngayon. Huling mensahe ni Arwin sa lahat, mag-move on raw. Walang permanenteng bagay sa mundo. Baka malay raw natin, pabalikin siya sa SMB at doon siya magre-retiro. Hindi natin alam. Uy, may pahiwati si Arwin. Basta't isa lang daw ang sigurado. Ibibigay niyang lahat sa NP. Tsaka pinuri din ni Arwin si Robert Bolick. Nakikita raw niya na ang laki ng potential niya. Bago pa man siya dumating, stable na ang roster at talented sila. Gusto ni Arwin ng automatic semis. Pero hindi madali yon. Maraming teams pa ang kailangan pagdaanan. SMC pa lang tatlo na. May TNT pa. Pero malaki ang tiwala ni Arwin na capable din silang makakuha ng championship.
Oo naman, base sa performance ng NB, capable talaga basta't wag lang nila ito ipamigay. Para sa NB, good luck with Arwin Santos. Salamat po sa panonood mga kuy, stentod lang para sa inyong shoutout at meron din tayong highlight sa dulo. Ngayon po itatawagin ko ng mga nagpa-shoutout. Shoutout naman ako kay Adrian Soriano, Bernardo Cabugos, Arnold Salazar, Ed Garcia, Marlon Yato, Christopher Nuncio, Jason Mendoza, Mike Hammond, Jordan Soriano Diaz, Eli Barrios, Anthony Lucky Allen, Jerwin Inso, Henry Paner, Ron Mendoza, Versky TV, Yan si Rico Oman, Gino Kalumpag, Oliver Zuriano, Ike Pangilinan, Gigi Sibu Matkay, Pedrito Robert.